Ira, nito umiikot ang buhay ng tao. Pag wala ka nito, para kang basura sa mundo. Balibalik na rin man ang mundo, pero ang gumagalaw sa paligid mo. Ito yung bagay na nalikha ng tao na hinahanap-hanap ng kahit sino. Hindi mo mabibili ang gusto mo pag wala ka nito. Hindi mo mapapalapit ang mga tao sa paligid mo pag wala ka nito. Pera na kayang sumira ng pagkakaibigan at pamilya. Minsan kakaibiganin ka pag may pera ka. Kikilalanin kang kapamilya pag asensado ka. Pero pag nawala sa'yo ang pera mo, lalabas ang tunay na hulay na nasa paligid mo. Matuto magtabi para sa sarili. Huwag bigay dito, bigay doon. Kasi sa huli, ikaw din ang mamumulubi. Three signs na babaero ang isang lalaki. Una, malapit siya sa mga tao lalo na sa mga babae. At mas gusto niya makipag-usap sa mga babae kaysa sa mga kapwa niya lalaki. Pangalawa, matamis siya magsalita kapag kausap ang mga babae. Yung tipong titiligin ang mga babae sa mga hugot lines niya. Pangatlo, importante sa kanya ang maayos na pananamit at proper hygiene. Dahil alam niya na isa yon para maka-attract ng isang babae. Kaya lagi nating tatandaan na hindi masama ang maging palakaibigan, lalo na sa mga babae. But once na may partner ka na, learn how to respect her feelings at matutong lumayo sa mga bagay na pwede ninyong pag-awayan as a couple. Di kayo nagtataka? Yung mga nagsasabi na dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo, yun yung mga mayayaman. Pero tignan mo, pag inadapt na yun ng mahirap, ano na mayari? Lalo silang naghihirap. Sana dapat kang makontento, pero at the same time, hindi ka rin dapat makontento. Paano yun? That's pulling from both ends. Yung lahat ng meron ka, maging mapagpasalamat ka na meron ka ng lahat ng mga bagay na meron ka. Pero at the same time, hindi masama na magkaroon ka ng mataas na ambisyon. Ano ibig sabihin? Ang simpleng konsepto, magkaroon ka ng ambisyon. Bakit? Kasi pag nangarap ka ng mataas, ikaw din ang makikinapang. Anong masasabi mo doon? Kay natin, dumarating ang kabiguan, pait at pagsubok. Katulad ng dagat, minsan tahimik, ngunit mapanganib. Lahat tayo nabibigo. Okay lang ang umiyak ng isa o kaya dalawang beses. Pero pagkatapos niyan, siguraduhin mong matututo ka. Dahil ang pagkabigo, ginagamit yan para matuto, hindi para muling magpauto. Tandaan mo, hindi dahil nabigo tayo, ibig sabihin nun, mahina na tayo. Oo, mahirap ang pagkabigo sa kahit na kanino. Pero ang mahalaga ay lumaban pa rin tayo sa abot ng ating makakaya. Ang totoong mahina ay yung sumuko na agad kahit hindi pa nasusubukan ang isang bagay. Kaya sa lahat ng mga nabigo, huwag mawalan ng pag-asa. Laban lang. Bangon lang.